ating mga bisita. Nagulat kayo, no? Got my bitoids. Akalae mo, basurero ka lang, ino-endorso ka ng magaling na senador? Who would thought? In fact, sa inyong lahat na nandito, ako po ay tumatayo sa inyo at patuloy na paminsan-minsan nagtatanong sa aking sarili. Ano ang purpose ko sa mundo? Dahil hindi naman ipinagkaila sa inyo na mga lathalain o naisulat na, naikwento na sa telebisyon, radyo, na galing ako sa kalugmukan ng buhay o sadlak ang pamumuhay isang basurero. Pwede palang maging mayor ng Maynila. Imposible, ano? Pero naging posible. Kaya, sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, sa kanilang radyo, sa Mindanao, sa Visayas, at sa buong Luzon, marami pong nakikinig nating mga kababayan ngayon sa buong bansa. At mga nanonood ng mga kababayan natin sa buong mundo. Mga kababayan na nandito ngayon, maaaring tayo'y nakararamdam ng kaluwagan sa buhay. Maaaring nakakaramdam tayo ng marami sa atin nakakagaang sa buhay. Pero alam nyo ba na habang tayo'y nandito ngayon, may mga taong nanonood hindi kumain kanina. May mga tao ngayon na may problema, bukas puputulan na siya ng kuryente. May mga tao ngayon, binabatengan na siya ng kanyang kasera kasi 5 araw na siyang delay sa pambayad sa upa. Mukhang marami mapapalaya sa inyo. May mga tao ngayon, bago matulog, namang problema bukas dahil binibilang niya at kinakapa niya yung bulsa niya kung ilang pang piso yun kung kasya pa sa pamasahe bukas pagpasok niya sa trabaho. Mukhang marami maglalakad ngayon. Mukhang nahuhulaan ko yung mga nararanasan ninyo. Hindi naman ako manghuhula. O marahil dahil dinanas ko yun. Kaya kung bakit alam ko yun. Tama po ang sinabi ng ilan nating mga magagaling na nakapaglingkod na sa ating mga kababayan. At patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming suliranin ang mamamayan. At marami na ring salitain. Marami na ring mga salitang pinasasarap sa pandinig ng kanyang mamamayan. Mga pagpili ng salita. Pero ang ending, ganun din ang ibig sabihin. Marami sa atin, mga kababayan, alam ko po ang katayuan ninyo.
Tama po si Mayor Egay. Dapat po tayo magmadali. Dapat tayo magmadali sa paglilingkod sa bayan. Dahil kanina, noong ikinukwento ko sa inyo, marami ngayon na mga kakilala natin, kababayan natin sa Mindanao, kababayan natin sa Visayas, kababayan natin sa Luzon, ang absent kumain. Buti ba ang ibang tao, sa iba absent. Ang taong mahirap, absent lagi sa pagkain. Ang tanong, pwede ko bang ipagpabukas na lamang ang gutom? Pwede ko bang sabihin sa aking kasera, bukas na lang ulit, bukas na lang ulit, bukas na lang ulit. Kinalyo na yung kasera, kakabalik, hindi pa rin nakabayad ng upa. Marami sa atin nawalan ng trabaho. Ipagpapabukas ko ba ulit yun? Ngayon, mga kababayang nandito, I'll try to be honest as much as possible discussing things with you. Ako'y walang masamang intensyon. Kayo na po ang umusga. Hindi naman ito ay tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa inyo. Tungkol sa mga kababayan nating nakikinig sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, nanonood sa buong mundo, OFW at immigrants. Buhay ninyo ito. Matanong ko kayo. Wala po kong ibig sabihin dito, pero ang babanggitin ko, paktwal lang. Wala tayong sisiraan. In fact, before I say this, ang payo ko sa inyo, ha, lahat ng supporters natin, pwede tayong lumalaban pero magalang. Huwag tayong magiging magtatapang-tapangan sa likod ng mga account. Ha? Gusto ko, ang babanggitin lang natin, facts. Kapag binanggit lang natin ay mga facts, makakatulong kayo na paglinawin ang mga mata ng ating mga kababayan. Dahil yun ang kailangan nating makita ngayon. Ngayon, ito po ang aking katanungan. 21 years ng pamumuno ng pamilyang Marcos. Maring may magagandang bagay na dinulot sa atin. Maring din namang may mga bagay na ikinalulungkot natin at mga bagay na mahapdi sa ating damdamin. So for whatever purpose it may serve, whether naging mabuti o hindi naging mabuti, hindi ako ang huhusga niyan. Kayo na ang humusga niyan. But I'm just stating facts. 21 years ng mga Marcos. Then, doon naman tayo sa kabilang banda. Yung nagtatagisang pamilya. Sumalangit nawa. Pagdasal natin ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. 6 na taon. At 6 na taon din, sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating dating Pangulong Noynoy Aquino. 12 years. At yung kanilang nakapamunuan ngayon na grupo, na siya rin namang maganda rin ang intensyon. Maaring maganda rin ang kanilang intensyon. Lahat po ng kandidato, katulad nung nabanggit kanina, lahat po ng kandidato, maganda ang intensyon. Pero pag sinumatotal mo
mga kababayan, sa panahon ng mga pula, 21 years. Sa panahon ng mga dilaw at pink, wala po tayo. Gusto ko, ano lang po tayo. Ano lang, huwag kayong straightforward, ano lang tayo. Okay. Realization lang tayo. 18 taon nila in total. 21 years plus 18 years. How many years? 39 years. Tama ba? Tama ba? Taas ang kamay ng 39 years old dito. Mukhang maraming sinungaling. Kami madalas namin ako po ay 19. Naintindihan nyo na yun. Pero, ako po, ginagalang ko po si Calyodi, ginagalang ko po si Senator Pampilo Lacson, ginagalang ko po ang ating Vice President Lenny Robredo, ginagalang ko po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr., at si Senator, ginagalang ko rin si Senator Manny Pacquiao. No? Lahat naman yan, magaganda ang intention. Pero matanong ko kayo ulit, sino din na dito ang 40 years old? Parang puro kamot ang inabot nyo. So tama pala ako. Marami sa inyo dito na nanonood ng live o bahagi ng programang ito, at marami ring mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa mundo bilang OFW, bilang immigrant. Na naranasan natin sa buhay natin 39 na taon. Nabigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tama naman ano? Tama ho ba? O, taas nyo po ang kamay ng mga bumoto kay dating umami na po kayo. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluhat. Tama mali? Taas ang kamay ng bumoto kay dating sumalangit ang kaluluwa, Ferdinand Marcos. Taas ang kamay, huwag na kayo mahiya. Ayun, may pailan nila. So, ibig sabihin, yung mga namumuhay ngayon, binigyan nyo sila ng pagkakataon. Taas ang man ang kamay ng bumoto kay dating Corazon Aquino. Marami-rami rin. Bumoto kay sumalangit ang wang kaluluwa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Marami rin. At sa ating minamahal na Vice President Lenny Robredo. Ba, madami-dami din. So ibig sabihin, binigyan natin sila ng pagkakataon. Tama ba? Tama? Tama? Ang tanong kong iiwan sa inyo, after 39 years, na ngayon, sa kasalukuyan, sila po ay dalawa sa aking maraming katunggali. Tama ho ba? Kahit ano pa ang kulay nun, ganun pa rin ho yun. Huwag na natin bulahin ang ating mga sarili. Tanong, kamusta po kayo? Huwag po kayo magsisinungaling, ha? Kasi ayaw kong maghari sa inyo ay galit. Ayaw kong maghari sa inyo ay inis. Ayaw kong maghari sa inyo ay paghihiganti. Dahil lahat ng bagay na yan, walang mabuting idudulot. Uulitin ko ang tanong ko. Kamusta naman kayo? After 39 years,
kamusta kaya yung nakikinig nating mga kababayan sa Mindanao sa kanilang radyo o nanonood sa telebisyon o sa kanilang Facebook? Kamusta kaya yung mga nanonood sa Visayas, sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa Southern Luzon? Kamusta kaya ang buhay nila? Kasi ang naririnig ko lang, ulitin ko ang tanong sa inyo at pinakikisuyo ko lang, magsabi kayo ng totoo, kamusta ang Pilipinas after 39 years? Sapagkat yan po ay isa sa mga naging dahilan kung bakit ako sumali sa halalang ito. Ulitin ko, magaling po si Senator Pampilo Lacson. Sigurado po ko ron, pagdating ng peace and order situation, pag gusto po ninyo ng peace and order situation at legislation, napakagaling po ni Senator Ping Lacson. I have to give it to him. Naging mabait po si Senator Manny Pacquiao sa mga kapwa natin Pilipino. Mabuting loob. Siguro si ating minamahal na Vice President, may paliliwanag niya rin ang kanyang sarili. Yung atin namang si Cal Yodi, matagal naglingkod sa mga maliliit nating manggagawa. So may kanya-kanyang angking galing at mga karanasan. Kaya, mga kababayan, hindi ko makuha. Sinabi nga yata ito ni Mayor Egay. Hindi ko makuha na panoorin na lang itong ating bansa na pinagsasalin-salinan ng pare-parehong kuponan. Para bang, hindi ko naman po sinasabi ha, mga kababayan, hindi po ako perpekto. Marami rin po akong bakokang sa tuhod. Maraming beses na akong nadapa sa buhay. Pero bawat dapa ko, bumabangon naman ako, nananalig sa Diyos, sana wag ako madapa ulit sa parehong bato. Marami rin ako sigurong pagkukulang sa buhay. Isa nga doon ang pamilya ko. Sila ang pinagdamutan ko ng oras dahil ang pamilya ko ay mga batang Manileño. Kayo ang naging pamilya ko. Ngayon, ibalik ko ulit. Kamusta nga kayo? Kamusta tayo bilang bansa? Kaya mga kababayan, totoo po sinasabi nila. Sige na, sabihin na nila, nagmamadali tayo. Sabi, dapat lang. E 39 years na kami naghintay eh. Tama? Pwede? Naman. Sabi ng mga kasabihan, itatagalog ko na lang, kung ikaw ay umaasa na may bagong mangyari sa buhay mo, ay kailangan gumawa ka rin ng mga kakaibang bagay. Because if you keep doing the same thing over and over again, then don't expect different results. Mukhang marami ring Inglesero rito ah.
Di ho ba? So kaya po, mga kababayan, ito naman sa ating mga nanonood sa Mindanao, nanonood sa Visayas, sa Luzon, OFW immigrants. Kung pagod na kayo sa kanilang dalawa, nandito po ako. Maiba naman. Maiba naman, ano? Total, nagbaka sakali na kayo ng 39 years eh. Ano ba naman magbaka sakali kayo sa akin ng 6 years? Tama. Gusto ko yung sumigaw na yun. Para sa anak ko, sabi niya. Totoo po yun. Dahil kahapon, yung mga nagtamasa ng pabahay sa Tondo, marami doon, konti na lang ang birthday. Opo. At ako, masaya naging bahagi ng kanilang ngiti sa gitna ng pandemyang ito, kung saan pipikit ang mga mata nila, magpapantay ang mga paan nila, papanatag silang lilisan sa mundong ibabaw na merong masisilungang disente ang kanilang anak. Mga kababayan, maaring mas magaling sila sa akin. Pabayaan mo na. Pero I get things done. I listen to specialists. I listen to good people with good intention. I listen sa mga taong sertipikadong magagaling sa kanilang mga field of undertaking. But after talking to them, we always come up with a solution. And we always find ways of doing it. It may not be perfect. Hindi man perfecto. Pero sigurado ako sa inyo, isinishare ko sa inyo sa paggugobyerno yung isang paniwala ko, the principle of temperature, anything above zero is positive. Doing something gives you something. Doing nothing will definitely give you nothing. Yun po kung bakit naramdaman na parabang hindi na ako natutulog, hindi na ako napapahinga, o hindi na ako, parang manglagi mabilis ang kilos. Simply because sa hirap ng buhay ng tao, araw-araw ng pag-a-analyze, araw-araw may mawawala ng trabaho, araw-araw may mapapalayas sa inuupahan niyang bahay, araw-araw may magugutom, araw-araw walang load yung anak niya, hindi makapasok sa eskwelahan, araw-araw mamroblema siya kung kasya pa ang pera niya sa pamasahin niya, at marahil marami pa rin mga kapitbahay natin, kakilala natin, anino lang ang ulam. Natawa na naman si Pat. Nakalimutan niyo na ba nung araw si Dolphy? Yung anino lang ng chicken.
ang inuulam? Opo. Nakatutuwang isipin. Nakatutuwa. Pero, yun ang katotohanan. Totoo po yung sinasabi nila. Ang tumira ka, ha? Ang tirahin mo, kainin mo, ay yung tira ng kinain ng tao na kakalkali mo pa sa basurahan na nagpapasarap na naghalong Coke Royal Sprite at spaghetti palabok, tissue, lata, straw, kutsara, tinidor, at styro dahil wala ka ng choice. Dahil ang choice mo, mamatay ng dilat ng mata o mamatay ng mehepa. That's the only choice that you have. Kaya, mga kababayan, nung tuwing ako'y binibigyan ng tungkulin, ng pagkakataon ng mga tao sa Tondo bilang konsehal, sa Manila bilang vice mayor, ni Pangulong Duterte bilang chairman, bilang USEC, o ngayong kayong mga taga-Manila bilang mayor, hindi ko sinasayang ang oras at pagkakataong mapaangat ang antas ng pamumuhay ng tao. Masakit. Masakit ang maging mahirap. Lagi kang pangalawa sa lipunan pag mahirap ka. Malungkot. Tanungin niyo po yung mga Grab driver. Tanungin po ninyo yung mga nagmumotor na nagdi-deliver. Pag sila nadaan sa checkpoint, automatic sita. Pero pagka-chikot, may saludo pa. I mean, it may be happening all over the country, but you will see inequality sa batas, sa oportunidad, sa access ng mabuting pamamahala ng ating kalusugan, mga tirahang pinapangarap ng lahat. Ang dami. Ang daming pagsubok ng mahirap. Ang daming pagsubok. Psychological, emotional, economical. Kaya dapat nagmamadali ang tao sa gobyerno. Kaya dapat lagi tayong magmadaling maghanap ng tunay na solusyon at kailangan bilisan natin lagi ang aksyon. Sa inyo, mga kababayan, malapit na, 89 days from now, pipili kayo, tandaan ninyo, kung sakali, may awa ang Diyos, ako ang pinili ninyo. Ang pinili ninyo ay bahay, eskwelahan, kalusugan, trabaho at kapanatagan at pantay-pantay na Pilipino sa buong bansa. Yun ang singilin nyo sa akin. Ngayon, mga kababayan, pagpasensyaan nyo na. Pwede bang makapangutang? Ha? Pwede? Pwede? Laway-laway lang topat. Opo. Pwede bang makapangutang ng oras nyo? Kausapin nyo naman lahat ng mga kaanak ninyo.
Kayo ba may kamag-anak sa probinsya? We. Bakit hindi nila alam yung nangyari sa Maynila? Kaya sa inyo, pahiram muna ng laway ninyo, ng oras ninyo, mga kababayan kong nandito. Tayan nyo na ako. Sa akin, piso tamang barko. Pasensyahan nyo na kung minsan nagagamitan ko pa rin kayo ng mga prinsipyo sa kalye. O para magkaliwanagan na lamang. Brinin nyo ang puhunan nyo lang sa akin. Laway, puyat, pagod, usap dito, usap doon. Pero kinabukasan ng anak ninyo, nakasalalay sa laban na ito. At tatandaan po ninyo, isa sa iniingatan kong katangian, kung matuturing man tong katangian, ang laway ko nasasanla. Sa mga hindi naman nung naintindihan yun, tatagalugin ko na lamang po. May bagay akong sinabi. May nasabi na ako. O punta na kayo kay Cebuana Luwilier o kay Emel Luwilier. Isanla nyo na yung sinabi ko. Dahil pagdating ng araw, tutubusin nyo yun sa akin. So muli, mga kababayan, gusto ko lang tapatin kayo. Mabigat tong labang ko na to. Mabigat to. Pero naniniwala ako, may Diyos naman eh, no? Posible naman, ano? Kaya? Posible? Naman. So sa inyong lahat na naparito, ito ang unang araw ng paglalakbay natin. Samahan niyo ako. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko to mapagtatagumpayan nang wala kayo. Nang wala sila sa likod ko. Kaya kung tutulungan ninyo ako, lubos-lubosin nyo na rin. Mapuyat na rin kayo. Napupuyat ka na rin? Pag pumipikit-pikit ka na, lagyan mo ang toothpick. That's my tip. But the thing is, kidding aside, uulitin ko, mga kababayan. Maganda lahat ang hangarin ng aking mga katunggali. At ako'y may hangarin din. So, pantay-pantay lang kami sa hangarin. Pero kahit pa paano naman, kung meron man mga taga-Maynila dito, kayo na humusga kung yung laway ko nga ba nasanla ninyo sa lungsod ng Maynila. And let me end with, kamusta naman kayo after 39 years? Yan ang tanong namin. Kaya, mga kababayan, ang laban ko mahirap. Ang laban ng bawat tatay paggising sa umaga mahirap din. Dahil lahat tayo naghahangad ng mabuting kinabukasan sa mga anak natin. Ang nanay natin paggising sa umaga, mahirap din ang laban. Lahat tayo dito, mahirap ang laban araw-araw. Araw-araw dahil gusto natin mapabuti ang ating mga anak. Tama, mali? Ngayon, mga kababayan, sasamahan ko kayo dyan sa laban nyo na yan. Walang maiiwan na mga kababayan natin simula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Samahan ninyo ko ng imposible, gawin nating
posible. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Pilipinas! God first! Thank you! Maraming salamat! Ang ating susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas! Ang pambansang Yorme! Yorme! Isko Moreno! Papasalamat sa ating susunod na presidente, susunod na pangulo, ang ating pambansang Yorme, Isko Moreno Domagoso. Kasama rin po natin dito si Senator J.B. Hercito, tunay nga pong bilis kilos at likas na matulungin at magmahal ang ating pambansang Yorme. Napakarami na pong natulungan at matutulungan pa, at kayo po'y makakasiguro na higit pa siyang mas maraming magagawa kapag siya po ang pinili natin na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po, Yorme, sa pagpili sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa pagpili po ninyo sa bansang Pilipinas. Malakas na palakpakan para sa ating pambansang Yorme! Yorme Isko Moreno Domagoso ang ating susunod na Pangulo! Sige kayang lampasan lahat ng iyong inaasahan sa unos ng paghamon. Tunay na solusyon, tunay na mabilis umaksyon.